at semis, huling laban ng gabi, nandito pa rin sa B-side, FlipTop Pagingayo! Maraming salamat sa inyo lahat, maraming salamat sa B-side, sa Webcaps, malaking shoutout sa planeta na hindi umulan ngayong araw na to. Ayun, malaking shoutout sa Wild One Statue. Ito, 2x2 ang laban. Konting paliwanag lang para sa laban na to. Kanina nagkaroon ng controversy sa VIP room. Nagkaka-problema yung mga MC sa mga linya-linya. Sila na din bahala magpaliwanag sa battle at mamaya sa judging. Basta mahirap lang siya ipaliwanag ngayon. Kaya, tuloy na tayo sa laban. Sa kanan, mula Balanga, Bataan pa. Pag-ingay para Tipsy at 30. Bigat yung isipin ko dahil sa mga putang inang walang utang na loob na Elvis at Cruz na yan. Mas mamatamisin pa namin mamatay sa kamay ng taga-Bataan o ibenta ang laban sa taga-Bataan kesa mamatay sa mga kamay ng mga putang inang walang utang na loob na dati lang naming Bataan. Kaya yun yung problema. Judges, kayo na bahala magsabi kung kayo na bahala mag-consider doon kung paano nyo husgan, kung paano nyo pupunta sa yung ganung problema. Totoo siyang controversy. Alam nyo naman, hindi tayo nagkakaroon ng mga gimmick na ganito sa FlipTop. Kaya judges, narinig nyo yun. Kayo na bahala. First time lang mangyari to sa rap battle na supposedly may nagkakaganunan. Ibang klaseng taktika siya, kung ano ba, kayo na bahala. Pero battle pa rin to. Kaya para sa FlipTop, 2x2. Ayun, sinusubukan ko lang maalala lahat ng pwede ngayong shoutouts. Siyempre, maraming shoutouts sa inyo lahat sa pagsuporta, tuloy-tuloy pa rin sa pag-attend ng live. Iba lagi ang performances ng live. Kaya maraming shoutouts sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta. Happy birthday nga pala kay Kuya Sammy na wala ngayon, pero kapatid niya yung kasama natin ngayon. Happy birthday, Kuya Sammy. Shoutout sa tropa sa Toronto. Shoutout sa mga tropa sa Abu Dhabi Airport. Kanina may isa dyan, tropa natin dyan. Ayan, simulan na natin to. Unang banat, Crazymix Basilyo. Pakinggan. Yo! Ikakahon namin kayo habang sinusuntok. Boxing. Pagsasalitaan lang namin ng mga itlog na bugo. Briefing. Ibibisto at ililibro kalaswaan nyo. Booking. Istraighten namin mga mukha nyo pati buhok nyo. Rebanding. Mukha na kambal ang mga tuko na to. Kababanding. Style niyan, di ba? Yun, nakakala ng iba. Pero sa grind time at kay troublesome ginaya. Kaya pala mukhang maganda.
binabago nyo lang ng konti yung pinaghirapan ng iba. Abakadas pa pangalan ng grupo nila at teacher pa man din siya. Tapos ang pangalan niyang ginamit, third D. Bobo, sa alphabet ang third C. Thirdy-thirdy, astig, parang third battalion infantry. Impacto ka, thirdy? Hindi yan impacto. Ano yan? Impact three. Corny? Talagang corny. Ganun ka, mag-comedy. Palitan na lang natin yung thirdy. Palitan na lang natin yung thirdy. Gawin natin terbyo. O kaya turtle. O kaya turkey. O kaya termos. Pero parang thermometer ang terminong terno sa determine yung plaka mong ite-turn pag ginamit ang kita ng terribleng rhyme at triple time, sunog ka sa amin! Third degree burn! Yeah. At ikaw naman din, yung pangalan mong Tipsy, meron pang mas exactly. Total, mahilig kang mag-copy, imbis na Tipsy, dapat control C. Matanda na ako. Nag-control H pa ako, kaya alam ko ang history, mga boss. Pag kinontrol namin ang double D, delete kayo sa 2x2. Yo! At ang iyong memory, kasimbaba ng disket na, pinartition pa, kaya sobrang makakalimutin. Ihahagis kita sa Windows, tapos isushoot sa recycle bin. Kaya mga ward, nyo sa amin never mag-excel, kasi micro at soft. Mga punto namin may puwersa, PowerPoint doc! Kami ang virus na Trojan na magpapakulap sa CPU mo. Para manalo kayo sa laban na to, reformat ang kailangan nyo. Wala nang reformat. Kayo ang kalaban naming pinakamamahal ko. Technician ka man, di mo na kayang solusyonan, I love you virus na dala ko. Yo, lahat ng estilo nyo, kaya namin gawin, pagandahin, patigasin. Pero mga estilo namin kailanman, hindi nyo kayang gayahin, hindi nyo kayang gawin. At masyado kang nagmamagaling. Nagpumilit ka pang mag-double time kay Abra. Kaya yung panalo nyo, nawala. Pero ako di lang double time, pinakitaan ko pa na triple time si Abra. Kaya anong nangyari kay Abra? Tulala! At diba nag-energy ball sila? Alam nyo bang galaw ang desperado yan? Nangangahulugan ng kahinaan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi mo kayang mag-isa ang kalaban. At ano lang ba kaharap nyo nun? Isang mansanas at isang puki lang na walang bulbol, ang sarap kainin ng mga yon. Oo, ang 2x2 kampihan. Pero bakit sa crowd humingi ng tulong yan? Eh kasi nga sa mismong kakampi mo, wala kang maasahan. At di ba galit na galit yan sa mga unggoy sa net? Eh ba't ginagaya mo si Goku? Gago, nagiging unggoy din si Goku pag galit na galit. Eh, tatay mo si Amay. Suski, atay kabay. Pag nalaman to ng papa mo, papalagbo ka sa barangay. Demonyo ka, di puta ka. Wala ka kwenta. Yo, at huwag niyong i-deny na manggagaya ka at magnanakaw ng line. Gusto niyo ng ebidensya? O siya, sa lahat ng online, pakicheck niyo yung battle ni Immaculate at conceded sa grind time. At ang estimated time, 7 minutes and 25 seconds hanggang 7 minutes and 35 seconds. Diyan niyo masasaksihan ang binanat niya kay Mac Dear Gizpak na Cheesy Mac reference. Kita niyo yan? Kaya kung siya tutula, suriin niyo muna yung mga linya niyang binibitaw. Bago kayo humanga, isipin niyo muna kung kanino niya ninakaw. Pinapaalalahanan lang kita. Yan ang ginagawa mo pag wala kang pambili ng fundador. Baka sa susunod, hindi lang linya nakawin mo. Pati kuntador. Yo, hindi yan rumor, hindi yan rumor. Hindi yan chismis, hindi yan paninira. Kasi nga, totoo. Sabihin na natin personalan na to. Pero hindi ito tungkol sa mga baho ng buhay nyo. Hindi na usapin dito mga itsura nyo. Kahit kalait-lait kayo. At mas gwapo kami sa inyo. Hindi na dapat madami sa ganito mga nanay nyo o mga jowa nyo. Dahil lang paniniwala namin dito na ang dapat lang ukatinay ang kasiraan nyo. Yung kasiraan nyo na may kinalaman lamang sa pagiging makata nyo. Oo, Tipsy, lalasingin namin kayo. Kami ang matador na kakatay sa inyo kahit walang basbas si San Miguel. Kami ang emperador na nakasakay sa Red Horse na tumakas sa White Castle. Kami ang nagpaka-black label na mas tatatak pa kay Papa Jack at Daniel. At sisibak sa naglasing-lasingan ng mga puta, kami ang syoktong. Lag-lag kayo sa amin! Unang banat, double D, panggal. Na, yo!
Yung banat nyo, parang edad mo, hindi nag-i-evolve. Third year ang third, tignan mo yung t-shirt niya, third world. Yo! Sa kabila ng nangyari, yan ang gusto ko sa inyo eh. Lumalaban! Yo! Kangay na! Sa computer references nyo, hindi ako natuwa. Hindi ako bumilib doon. Araw-araw ko yun ginagawa. Ha? Tapos, ako, hindi ko man original yung style ko, at least sa sariling gawa ko. At kayo ay nasasapawan. Kayo homework kayo gumawa, kaya kayo nananakawan. Ha? Dos por dos, two semis. Ito na ba yung mga magiging hadlang? Yung mga aminadong kinumpara yung sarili sa baboy at tandang? Masyado yung silang inalagaan. Binusog sa sigawan at tawanan. Pero pansin nyo ba kung paano kayo tratuhin? Parang hayop, matapos alagaan palamunin na totoo kayo ay alipin dahil hinandala kayo sa araw na kayo naman ang kakainin. Kaya kayo tapos na! Sa una pa lang! Tatagtag din na ang baboy at ang gamit pa lang. Shoot sa balde ang talunan na tandang. Pulutan namin bukas pag uwi ng Bataan. Itong chicken at pork adobo na medyo maanghang. Sa sobrang gulang mo, Basilyo, pwede ka nang tawagin daddy ng aming itay. Nung pinagbubuntis kami ko, nagmamantika ang panty ng iyong inay. Maraming galit sa mataba, pero ako hindi. Promise, Tipsy ain't gonna lie. Matagal ko lang gustong sabihin to, Crazymix. You're so fluffy, I'm gonna die. Pero hindi mo yan kasalanan. Masyado walang mahilig sa bacon at yogurt. Kaya walang magkasya sa'yo na brief kahit na bacon o nogurt. Ngayon, nararamdaman mo na yung sakit ng pangdidisco. Buo sa pagsulat ng bars, kailangan mong maging alisto. Oo, mabilis ka nga mag-rap, parang si Pulisco. Kaso nuknukan din sa bilis sa pagkain, kaya mabagal ang metabolismo. At kaya naman, real talk? Real talk! Walang magkasya sa'yo na beach walk. Nabawasan ang isla ng Pilipinas nung sinubukan mo mag-creep walk. Yo! Yo! Nahihirapan sa'yo yung mga photographer kasi di nila malaman kung paano nga ba. Para lang makunan ka ng 2x2, kailangan pang iset sa panorama. Ha? At galit din sa'yo yung mga classmates mo. Galit sa'yo yung mga classmates mo kasi sinasapawan mo sila. Nung pinag-develop yung class picture nyo, yung nakuha, ikaw lang mag-isa. At real talk, lugi na yung karinderyan nila sa kanyang kaka-food trip. Na sobrang taba mo, triple ang binabayad mo sa jeep. At may kasama pang tip. Ang ina mo, kapag nakaligtas ka ngayon, meron na akong balak na maitim. Sa isang taon, sa isang buhay, kay sinyo, kita ipapamasaker sa gym. At pagmasdan nyo, nagpapawis na yung kilikili ng mama. Gusto ko nang bumaba kasi hindi nakawili-wili yung tama. Ganto ang kalalabasan pag nasobrahan sa tiki-tiki nung bata. Kaya naman pag nag-arap, tignan nyo, nagigigimi-gimi yung baba. Pero ang totoo, wala kang kwentang kaibigan. Nung unang mga laban mo, pinagtatanggol mo pa si Denmark na wari pangalawang mong magulang. Alos sa pagkamalan na nga kayo mag-ama dahil sa inyong katawan na puro katabaan. Pero yung taong nagpalamo, nagtyaga at nagpabigat sa iyong pangalan, bakit bigla mong tinalikuran? Ang kapal talaga ng mukha mo tapos tumitira ka pa? Kung sa bagay, iniwan mo yung mga blind kasi kumikita ka na. Kumapal lang yung bulsa na walang ka na ng bilib sa dati mong pinag-utangan. Kumapal lang yung taba na walang ka ng leeg, di ka na makalingon sa pinanggalingan. Kaya, Crazy Pig! Sabi nila, isa ka sa pinakamabibilis, pinakamatutulan, taratado, bakit di mo ko subukan na habulin? Kahit na dalawa pa kayo nasobay sa akin, baka sa jogging ko pa lang ay parehas na kayong hingalin. Ang ibig kong sabihin, baka maging pabigat ka lang sa kanya. Parang pagiging pabigat mo sa nanay mo na Vilman yan. Kasi nung pinanganak ka, sobrang laki, mula dibdib siya sinisarian. Yo, di na obre, ang bilis mo, bumenta na yung ganyang klaseng trickery. Marami ka lang sinasabi, pero di makita yung punchline, parang mystery. Pinipilit mong mag-double time kahit dulot nung sayo ay mystery. Sisarian ka daw, sabi ni Turk. Yes. How ironic, since birth, di na normal lang yung delivery. Kaya lugi lahat ng eat all you can dito sa food terminator. Sa sobrang taba mo, pinagbabawalan kang sumakay ng elevator. At napapatras mo lahat ng escalator. At sa 20 tingin ka sa mga paa mo, parang may nakaharang na equator. At ikaw din ang dahilan kung bakit bumabagal ang ikot ng mundo.
ikaw, kakabuhat mo kay Crazymix, malapit ka lang malumpok. Huwag ka nang masyadong pasaway, Dave. Mahiya ka naman sa edad mo. Bawal na nga yung pork, bawal na yung beans. Kumampi ka pa rin sa baboy na utak gamunggo. Kaya walang kwenta yung mga knock-knock nyo sa amin. Lyrics namin magpapa-blackout, kaya knock-out kayo sa amin. Kami ang maging step up. Kaya shout-out sa inyong mga shout-out at kumampi na kayo sa amin. Pasensya na, Basilyo, hindi kami si Lord. Kaya hindi ka namin patatawarin. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba, si Crazymix yung taga-setup, si Basilyo yung taga-punchline? Naturingang ikaw yung mukhang salbabida pero siya yung malutang. Naturingang ikaw yung mukhang matakaw pero siya yung madupang. Hindi dapat kayo tawagin Team CB kasi tignan nyo may kulang. Dapat MTRCB kasi lagi kang may patnubay ng magulang. At sa sobrang tanda mo, ikaw ang sumusulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Huwag ka sana maging bias. Ito nagaganap na pahina, huwag daw huwag mapipilas. Kasi hindi mo maitatanggi sa mga sakse ang inuukit naming history. Kasi sa FlipTop 2422, September 27, dito sa B-side, pinabagsak kayo ng Double D! Time, follow up banat, Crazymix Basilyo. Huli namin nakalaban, si Jay Scan at target na macho dancer. Ngayon naman, Double D! What? D? Another dancers? Yo! Pero hindi kayo macho at hindi kayo pogi. Di ba ikaw ang guro? Ba't sa kanya ka nagpapaturo? Ika nga ng bano? Tipsy, how to doggy. Oh, napansin niyo yung tira nila? Puro baboy at matanda na naman. Nakakasawa na. Pag binaboy kita, magtatanda ka. Huwag ka na. Pati kami yayabangan mo pa? Ako kahit paano ang standing ko sa solo, 1-1. Ikaw, anong standing mo sa solo? Wawan. Anong wawan? Walang panalo, maski wan. Consistent ka rin eh, no? Pag nag-battle kayo ni Red Black, wala akong pakialam sa inyo! Miko, baka mali ka ng info. Sigurado ka bang teacher to o maestro? Oo. Eh, ba't ang bobo? O siya, maestro na kong maestro. Yan pagtuturo mo, magandang hanap buhay. At pakikinabangan mo yan habang buhay. Bigyan mo naman ang kahihiyan ng profesyon mo. Hindi ka na dapat sumasali sa mga ganto. Aminin natin na hindi to magandang ehemplo, lalo na sa mga kabataan at sa mga estudyante mo. Ilan sa mga yan, ikaw ang iniidolo. Ano gusto mong matutunan nila sa'yo? Yang kabubuhan mo? Yang kabastusan mo? Yang kababawan mo? Yang pagchuchok mo? Yang kabaklaan mo? O yang kasuputan mo? O yang pagmumura mo? Guys, di ba masama magmura? Oo! Yes! Narinig mo? Masamang magmura, tangina mo! Ay, nadulas ako. Ayaw ko talaga magmura, promise. Ayaw ko talaga magmura. Pero, gagayahin ko yung punto ng probinsya nyo. Paano? Kaputa-putahan ka ng ina mo! Huwag ka na mag-rap, bobo. Magtinda ka na lang ng tosino. Pag hindi bumili ang mga estudyante mo, igaya mo sa bataan. Ibagsak mo! Hoy, kuneho, maiya ka kay Einstein, gago. Dahil ang sinisimbolo ni Einstein, katalinuhan. Eh, ba't hinaluan mo ng kuneho, puta naman? Alam mo ba sinisimbolo ng kuneho na yan? Kalibugan! Ano yan? Mag-iimbento ka ng robot na iiyot sa parot? Magpapakapanot? O pangkakantot mo yung karot? Isa kang supot na kunehong manyakis. Walang manggagayang scientist. Di mo kaya umangat sa Tagalog, di mo kaya umangat sa English. Kaya ka nagtataglish. At bakit nga ba lagi kang nagtataglish? Hindi mo ba kayang mag-English ng diretso? Kaya mo? Eh di sa English conference ka sumali, gago! Pagabataan ka pa kuno, pero salitang banyaga ang pinapauso mo. Ano gagawin mo sa wikang Filipino? Ibuburo? Kung talagang matalino tong kuneho na to, dapat marunong kang magtugma ng puro. Puruhan kita dyan. Yo! Wala kayo sariling gimmick. Ikaw, wala kang ambag. Hindi sa inyo galing ang wordplay, reference, o hashtag. Dati pa namin ginagawa yan, mga kumag. Magkaiba nga lang ng tawag.
Gusto nyo sample lang namin ng hashtag si Thirdy? Yes! Ah, ito, kunyari ako si Thirdy. Ito yung hashtag para sa kanya. Bakit ba ako ang lagi nyong pinag-iinitan? Takore. Ay, mas maliit eh, mas maliit. Isa pa, yung mas matindi. Shit, ako na natapakan, siya pa galit. Tae. Oh, yung medyo bago naman. Mapagpatol ka kasi, kahit walang kakwenta-kwenta. Patola, nagko-comedy ka, pero walay, di ba? Bayola. Para sumigat ka, kailangan mo pa ng kapartner o iskandalo. Kailangan mo pa ng Jose para manalo. Kahit napaka makasarili mo, hindi mo kayang magsolo. O, yung preference naman, Basilyo. Luma o bago? Kahit ano. Okay, bagyo-bagyo pa lang ng bataan na to, pulos ka na Kaloocan o Baleches ka. Eh, kung dinadagupan kita dyan, eh di mailo-ilo ka. Magsumbong ka pa sa paypay mo. Gamugulo, gago. Mamawala tayo sa tugmaan. Nasaan na tayo? Nasa Visay tayo. Kung saan kami nakatayo, yun ang aming teritoryo. Kayo, sa bataan lang kayo pwede magpasabog. Nandoon ang nuklear. Matuto kayong lumingon. Matuto kayong lumugar. At, nasa napatunay na dorabong-raborak? Kami ang dororat na di mo kaya makagat. Sumusukat, sumusulat, sumusugat at lahat na tumapat, nagkakalat at tumapat sa alamat. Kaya, nasa na complete package, Tipsy D? D, mukhayang magtangkwis ng matindi. D, lanyang pasimit lang, di nakakarindi. At di rin nakakatuwa ang inyong comedy. Pag ako nag-comedy, pwede, pero di pindi. Yo, di mo kaya magpa-hype ng crowd sa mga kanta mo, poser, at di mo kaya magsulat ng original na chorus mo. Puro ka lang cover. Kami ang mga battle rapper na gumagawa ng pinagsisigawan mong flexibility. Double D, di pa kayo pwedeng tumapat sa mga tunay na battle MC. At kahit maging complete package ka pa, Tipsy D, di makakarating, walang dating, wala kasing delivery. Fagot. Kunehong fanot. Yo! Hindi na naman magiging instructor ko. Yo! Susunod, make it hard, sir. Kung kala nyo kaya nyong burahin yung mga sulat ko, hindi kayo eraser. Tandaan nyo, ako yung teacher at kaya ko yung burahin gamit ang marker. Yo! Ano bang iniiyak mo dyan? Ano bang nagre-reklamo mo? Oy, baluga! Kung ayaw mong matira ng matanda, magpabata ka muna! Teka! Bakit parang ang laki ng iyong tiyan? Para ka nakalunok ng pakwan! Para ka nakalunok ng sagwan! Para ka nakalunok ng hagdan! Para ka nakalunok ng angkan! Putang ina naman tiyan yan! Ilang pamilya na ba nang tiyan? Pero, hindi naman namin sinasabi na mataba ka. Ang amin lang kung karamdaman ang katabaan eh malala ka. Pag pinaakyat lahat ng payat sa langit eh tol sa baba ka. Pero di namin sinasabi na mataba ka. Kailangan pa man sabihin yun eh. Halata na. Yo, sa sobrang taba nitong si Crazy, yung blood type niya gravy. Simula pa ng baby, talagang magugutumin na ang isang to. Nung nasa sinapupunan ka ng inay mo, kinain mo yung kambal mo. At duplex ang bahay bata mo. At minsan, nakisabay ito sa akin. Yung tarantado may dala palang drugs to make this lolo proud. Akala nyo okay lang yon, yung sasakyan ko muntik nang ma-inbound. Kaya hanggang ngayon hindi ko matubos yung lisensya ko sa NLEX. Dahil sa inyo, ikaw yung kambeng at ikaw naman yung baboy, nakala nila kalong-kalong ko sa FX! Yo! Sobrang tagal mo ng aktivista, Basilyo. May nangyari na ba? Si Emilio pa lang yung pangulo. Naglarali ka na. Yo! Tapos ngayon, gusto mong i-abolish yung pork? Isa yung malaking kasinungalingan. If you ask me, boy, kasi alam naman namin na malaki pakinabang mo sa baboy. You are crazy as Pinoy! At ayoko magtunog mayabang, pero wala talaga kayong banat na matigas. Habang kaya namin magbitaw ng masasakit na may halong patawa, yun ang tinatawag na malakas. At ikaw, di ka papayat porkit ang pagtapat namin ay pagtapat sa amin ay parang nagtampo sa bigas.
At ikaw naman, literal ka lang tumatanda ng paurong. Kasi tuwing kami makakaharap, mas pinipili mo umatras! Totoo yan, di ba? Sabi mo natatakot ka makalaban kami. Pero alam kong ka-plastikan lang yun, Dave. Mabait ako, pero di ako tanga. Alam mong halimaw ako on stage. Kung sila naniwala sa acting mo, matagal na kitang basa parang pag-backread ng page. Kasi sa Blay ka umarte, isang patunay doon, you can't even act your age! Ha? Kapag kausap kita ng personal, isa kang maprinsipyong tao. Pero pagdating sa rap battle, isa kang desperadong payaso, ang labo. Kung ako, magpatawa man ako sa battle, nandun pa rin yung art form. Ikaw, basta ka na lamang makapanggago. Ang kaibahan natin, nilalaro ko yung salita. Ikaw, isip bata, nilalaro mo yung buo mong pagkatao. At sa edad mo na yan, nakakapag-rap ka pa? I can't believe it! Bakit ba kasi kinakagat pa ng tao yung mga luma mong jokes? From believe it! Crazy as Pinoy? Ha! Matagal ka nang nawalan ng bait! Naalala mo nung isang buwan kang nagningingit-ngit sa isang sulok na kapikit habang tinitira ka sa puwet ng kasama mo sa piyet? Ha? Ikaw matandang makata na sa itsura palang mukha ng mabaho. Yan ang hirap sa mga katulad mo, Mr. Lordivino Ignacio. Nakikipagsiksikan sa laro ng bata kasi walang makuhang trabaho. Kasi kadikit na ng pangalan mo yung salitang ex-con at puro nakakahiya pa yung kaso. Totoo! Pagkatapos ng Republic, nakulong ka. Lumaya, ito na ngayon sa kasalukuyan. Edad mo lang nagbago, mapalumang kanta mo o bago, isa lang kinalabasan. Old school daw, wow! Hirap ka lang mag-adjust, kaya ka napag-iwanan. Pati FlipTop hinila mo sa iyong kabaliwan. Hindi original mga jokes niya. Mga luma na yon, kaya lingid sa inyong kaalaman. Pero kung sa bagay, marapat lang naman na ikaw ay pagtawanan. Kasi di ka naman talaga lumaya, Basilyo. Nakakulong ka pa din sa nakaraan. Pero kung tutuusin, parte kayo ng kanyang katamaran. Masaya kayo sa sinasabi niya kahit wala namang laman. Kung fan talaga kayo ni Basilyo, bago kayo mag-react sa sasabihin niya, sana inyo munang tandaan. Sinusuportahan niyo ba talaga siya? O kinukonsente niyo lang siya sa kanyang katangahan? Ha? Bata pa lang ako, ikaw na ay aking hinangaan. Kaso pagtagal, nakulong sa panaginip, hindi mo na nilawakan. Fan mo ko, Basilyo. Para sa akin, ito ay karangalan. Ayaw ko man na ikaw ay makalaban. Dapat mo kong pasalamatan kasi minsan kailangan sampalin ng tulog para magising sa katotohanan. At sa sobrang tanda mo, ikaw lang nakapag-renew ng senior citizen's ID. Lugi lahat na matatanda sa'yo kasi yung discount mo, 40. At daigo pa si Mang Kanor sa pagiging 30 old man, ikaw ay competent. Dahil sa edad mo na 180 years old, damn, hindi ka pa rin impotent. Hindi ka ba nalulungkot niyan, Basilyo? Yung mga kalaro mo dati, patay na. Naging bayani pa yung iba. Yo, sobrang gulang mo na. Tumatawa ka pa! Discounted ka na nga sa pamasahe at drugstores, pati kay Lord, tumatawad ka pa! Nagano ka kapal yung mukha mo? Baka kasing kapal na ng edad mo. Sa totoo lang, sa bibig mo na nang galing gago na mas mukha ka pang pera sa iskitso. Ikaw ang best example na matandang walang pinagkatandaan. Di ba nakulong ka na sa panggagamit? Pero bakit siya ang ginagamit ngayong kasangkapan? Ikaw, madali ka lang naman yumaman base sa aking kaalaman. Gawin mo lamang literal ang pagbibenta ng laman. Malamang umani ka ng milyones. Mas yayaman ka pa kayo na poles. Time. Paano banat? Yo, di namin magre-rebat. Pero ikaw, huwag ka nang sumabat, gago. Wala ka nang kwenta magsulat, wala ka pang kwenta magrebat. Ba't di ka tumulad kay Roborat? Pati rebat, sinusulat. At yung pagiging mapapil mo, pati mukha mo, gaya ng mukha ko, lalapad pa yan. Huwag ka lang mag-aadik. At malayo pa mararating mo, maglakad-lakad ka lang. At huwag ka nang babalik. O ayan ha, may plus pa kayo. Tatlong araw lang kaming nakapaganda ni Basilyo. Pero kayo, yung pagandaan nyo sa battle na to, kulang na lang yata i-google nyo buong buhay nyo. Pero, wala kayong dapat ikatuwa. Dahil kahit hindi kami handa, huwag nyo kaming itulad sa ibang nagpupumili tumula. Dahil kahit marami rin kaming ginagawa, hindi kami pabaya. Tama, may commercial kami ni Basilyo. May guesting sa TV at radyo. Puro out of town pa mga shows ko. May US tour pa, bago magpasko. Kaya talagang marami kayong may aangulo. At patunay lamang to na mas sikat kami sa inyo. Mga inggitero, pag ako nayamot sa inyo, kahit labag sa loob ko,
mag-aartista na lang ako. Yo! Yo! At yung mga generic nyong suntok, tatalbog lang sa tabako. Unti-unti maglalaho, mga estilo nyong mabaho, parang usok ng tabako. Classic ba gusto nyo? Yeah. Sumagot kayo, putang. Bawal magmura pala. Classic ba gusto nyo? Gusto nyo bang marinig ang lengguwahe niya? Shit! Ako daw yung mic akin ah. Ito yung lengguwahe niya. Putang ina ka! Nilalaro lang namin sila. Lahat ng tira nila, blanca. Puro hanap at basa lang sila. Dumidepende lang sa mga komento at sa mga kwento. Ni hindi nyo naranasan yung hirap na pinagdaanan ng makatang mandirigmang gaya namin ni Miko. Nasa monitor lang kayo. Habang ako, nasa kaye, kung nasa ng tunay na digmaan. Nanonood lang kayo, habang ako, nasusugatan. At yung mga patawa kong sinasabi niyong walang laman, yun ang nangyayari, kadalasan na lang pinagtatawanan at hinahanapan ng kahinaan. Yan kasi ang nakamulatan yung laban. Tama na yan! Bago pa tayo magkaiyakan, kaya ibalik na natin sa tunay na laban! Veteranong galawan, laban sa mga jeje mo na yan! Parang sumo wrestler, punet ang short na boxer. Parang Casper, laban sa Ghostbuster. Parang Kirby, laban sa first placer. At parang Tipsy, laban sa matandang, matandang, matandang Drunken Master. Yo! Pero pakita natin ang mas better. Gayahin natin ang panggagaya ng mga manggagayang to. Pero pakita natin mas mahusay tayo, yung mas totoo at may punto. Go! Gusto nyo bang makakita ng mga letter ding na corner? Yes! Abacadas grupo nyo kaya mas better kung alphabetical order? Yes! At ang mga co-corner sa mga double D ay mga sumusunod. Una, letter A, Enigma. Siyang may paliga, pero binaypas nyo siya. Pangalawa, letter B, Basilyo. Di nyo na ako ginalang, binastos nyo pa. At pangatlo, letter C, si Crazymix. Kasi, binaboy nyo siya! Kita nyo na, paano kayo mauuna? E pang-apat lang sa alpabeto ang mga letter D, di ba? At kung sakaling makalusot man sila sa A, sa B, at C, nakabang na sa inyo yung mga walang utang na loob na EF. Si Elvis at Bruce ng Crazy Family! Yo! Yan ang tunay na corner! Yan ang tunay na corner, in alphabetical order. Patatalsigin ang subject na teacher ng prinsipyo ng principal na magnanakaw ng linya diretso sa presinto pagkagaling sa hospital. At ang mga huradong hangal na ipapabor sa inyo ang desisyon, ipapapitay ko sa matandang hukom, Judge Maximo Asuncion. Take note, mas panot kay Einstein yon. At sabi pa ng mga gunggong, hindi daw mabubuo ang salitang dos por dos kung wala ang double D. Ang yayabang na mga putang ina. Kaya nasabi kong binabypass nyo siya. Dahil hindi naman double D ang dahilan. Hindi ikaw, lalong hindi siya. Dahil hindi mabubuo ang dos por dos kung wala si Enigma. Magingay para kay Enigma. Uwi na tayo. Palimpanat! Double D. Yo! Dave! Tinuring pa naman kitang tatay. Tapos sabi mo kanina mag-addict ako. Ayokong malulong. Sabi ko, idol kita, pero wala akong balak sundan yung pagkakulong mo. Okay? Yo! Balikan natin ang nakaraan. Yung unang mga kalaban namin, Double B. Dalawang baboy na shit. Yung pangalawang kalaban namin, Double B. Yung dalawang bisayang ahit. Tapos ngayon, Double B ulit. Tol, CB yan. Raptado. Papaliwanag ko sa'yo ha. Sige, introduce mo ulit. Dos por dos, two semis. Double D, ang maladel devil na kampe. Versus Double B, ang magkumparing si Basil Balde. Double B, Basil Balde. Yo, speaking of nakalaban, sinabi nyo rin kanina, kung nakalaban nyo yung mga nakalaban namin, malamang natalo na kayo. Hindi ubra yung angas mo sa taga Davao, lalo na dun sa Makati na gangster. Iiwanan ka sa bilis ni G-Clown, Malay Smuglas, Baki the Grappler.
hindi aabot niyang alaga mo sa G-spot o kahit sa pataasan ng ihe. Malamang di ka na magpakita sa B-side kapag si Tyke sa'yo nakipagpalakihan ng tite. Sabi nyo kanina? Ah, ito. Yo, kamukha nyo si Dalsim at E-Honda ng Street Fighter. Kami pinaghalong Dragon Ball at Ghost Fighter. Oh, siya yung Drunken Master at ikaw yung Lolo Thunder. Jit Kune Do laban sa sumo wrestler. Patay sa amin ang matanda mong Ghost Rider. Pero hindi ka kasama kasi hindi ka kasya sa vacuum ng Ghostbuster. Alam nyo ba ang favorite sex position ni Crazymix eh? Ano? Missionary. Fuck! Paboritong sex position mo, missionary? Bitch, you are scary! Malamang yung mga nakatalik mo kinabukasan nasa obituary. Lakas ng loob mo, umibabaw! Eh, bitch, you are whale! Malamang tuwing nagmi-missionary ka, kinakalabasan, mission failed! Naalala yung sinabi niya dati? Good or bad publicity, publicity pa rin yun. Gago ka ba? Nung nag-guest kayo sa TV, bakit? Kumita ka ba? Hindi ko lang maalala yung title ng inagta, pero kasama pa nila sila Sisa at Crispin. Back up ka lang nun, Crazymix, pero bakit ikaw lang yung nakita sa screen? Ikaw naman, naalala mo nung nagpalibre ka sa akin ng pagkain sa Bataan? Kasi naubusan ka ng handa. Basilyo, doon ko lang na-realize na minsan tama din pala yung pagsagot sa matanda! Gets mo ba? Yo! Ba't ka ba kumampi dito sa Apo? Eh di ba ayaw mo sa hiking? Mag-isa ka na nga lang umorder ng bakit melt tinanong ka pa akong dine-in? Alam niyo ba yung baboy na to, hirap na hirap sa pag-login? Kasi apat na letra yung katumbas ng isang pindot niya sa touchscreen! At yo, Basilyo, bakit di mo tanggapin na laos ka na? Kasi ito'y aming panahon. At bakit mo kami sinubukan, alam mo namang rap ang aming pasyon. Di mo kami pwedeng sigawan dahil hindi ka maiintindihan. Subukan mong pigilan, di ka aatrasan ng awit ng kabataan. Yeah. At Lord, salamat! Tinapat nyo kami sa mataba at matanda, talagang easy to. Madaling tapatan ang patawat ang bilis nito. Kahit mag-bleach din napuputin si Ichigo, pagkatabi kita nagmumukhang lubog ang pisngi ko. Hirap tumakbo kung politiko, di pwede candidate to. Habulin mo sinabi ko magpa-palpitate to. Malamang naihika na sa tindi ng caliber ko. Umuwi ka, amigo, puno na diaper mo! Double time at jokes na nga lang meron kayo. Pinagtutulungan niyo pa ang dalawa. Samantalang kaya ko yung gawin na ako lamang mag-isa! At ang lakas ng loob mong punayin si Saito sa kanyang mga maling ginagawa. Bakit di mo muna tignan yung sarili mo? At huwag kang manloloko ng kapwa. Naalala mo nung mga panahon na magkakasama kayo ni Crazy Kyle nung gumagawa kayo ng kanta? Di ba binigyan mo sila ng permission para i-revisa? Yung awit kay Ina? Ano tatang nagulat ka? Bakit? May bayag ka? Wala kang karapatang magreklamo, tatang! Kasi bayad ka na! Crazy family! Mga baliw! Di kayo uubra sa mental ko kahit sino pang kapamilya nyo ang madagdag. Walang palaga mga baliw, naka-straight jacket ko kayong ilalagay sa body bag. Kukuha ko sa backpack ng thumbtack sabay saksak sa mata ng idol nyo. Gamit ang black glock, ikakasal ng chak-chak sabay bang-bang sa magkabilang eyeball mo. Saksak, black glock, bang-bang sa eyeball mo. Handa ka na ba sa punchline na malupet? Binulag kita gamit ang mga tugma, literal na naging blind rhyme ka ulit. Sabi nila, para daw lumakas, dagdagan ng yabang at angas. Yan ang hindi namin kaya, totoo. Pero hindi naman namin kailangan maging mukhang matigas. Para, at ito ang totoo. Kasi manalo matalo, kaya naming lumakad na taas ang noo. Ang baboy hindi kayang tumingala, kaya manalo matalo, lalabas kang nakayuko. At hindi porket hindi nagmamano sa matanda, ay bastos na. Hindi nyo man aminin, minsan gusto nyo sumagot, pero nananalangin ka. Na sana, yun ang nakit sa inyong kalooban, eh sana kuhanin na. Wala tayong pinagkaiba. Ayoko rin bumastos na matanda. Pero putang ina mo, Basilyo, sana mamatay ka na! Yo, third! Oh. Konting hakbang na lang, finals na. Oo nga. Ayoko sanang masira yung nasimulan natin, kapatid. Kaso gusto yata nila ng victory. Victory? Gusto nyo ng victory? Papasagasaan kita, hagdusay sa sahig, tatapak-tapakan pa. Buto mo'y mayanig hanggang sa buong kalsada na at dugo mo'y madilig. Gugulungan ng piso hanggang hininga ay mapatid. Yung pinupunto ko, Basilyo, ibang nakuha na batid. Konting hakbang na lang finals na lolo. Lolo, di ka namin tutulungan tumawid! Time, flip top, mag-ingay para sa labanin.
Yo, FlipTop Tournament Semis. Grabe yung buong event. Maraming salamat nga pala sa lahat ng pumunta at sumuporta sa FlipTop. Mag-iayos pang best para sa laban na yun, oh. Grabe yung laban na yun, oh. Good luck na lang, judges. Ang boto, 5-0 para kay Crazymix Basilyo. Salamat din sa pagpo-promote ng Tipsy D30 sa Lord Patawad. Malaking tulong sa akin yan. Sa mga wala pang kopya ng Basilyo Classic, paserox na kayo. Dos por dos, two tayo na, judges. Maraming salamat na sa lahat kong ito. Salamat sa lahat ng sumuporta sa gabi na to at sa lahat ng mga tumulong tropa. Nakita ko sa labang kanina, parehas kami ng mga taga-panood eh. Parehas kami ng mga taga-panood, nag-aabang kami ng mas magandang ipapakita nila. Nung round 1, una sila Basilyo. Maganda, pero nakita ko hindi kita nila Tipsy D30. Round 2, ganun pa rin. Palakas ng palakas, paakit yung hagdan ng bitawan nila ng pyesa eh. Mas lumakas yung ingay. Nung round 3, yung hinihintay na ng tao na gustong ipakita nila, mas nanaig yung isa. Maaaral nyo mga pagpapanood nyo. Kaya binigay ko yung boto ko kila Basilyo. Pero respeto ko na Tipsy D. Ibang klase yung binatao ni Tipsy Ron. Ako na. Round 1, Double D. Medyo, ako ko, dahil sa mga nangyari siguro, nawala ng presence sila Crazymix siguro, nawala ng gano. Kung ano naman, tapos lalakas ng mga, ang ganda ng mga pagka-landing ng mga punchline ng Double D. Round 2 and 3, dun ang binigay ko kaya Crazymix Basilyo, ang daming slip-ups ni 30. So nakaka-apekto siya sa buong performance eh. Yung slip-up ka ba, yung momentum ba, hindi siya maka-build dahil ang dance slip-ups. So more consistent sa Crazymix Basilyo para sa akin. Tapos nagla-landing din ng maayos yung punchline. So yeah, Crazymix Basilyo, congrats. Negatibo nga pala, Marshall Camp Records, Tuesday Troop, konektado. Binabati nga pala Whip Cup sa Katim Negatibo Davao area. Yung sinabi nila Crazymix Basilyo ay naging issue nga tungkol sa lines. Hindi ko rin alam eh, so ginudge ko siya fresh lahat yung mga naririnig ko kasi nung nagganap yung issue na sinasabi nila sa lines, wala ako nun. Supposedly judge siya onon, pero nung battle na yun, yung tinutukoy nila, pero wala ako, kumakain ako sa labas. So since fresh ko narinig lahat yung mga banat, in terms of technicalities, reference, and jokes, Tipsy D30, okay yung mga banat nila, okay yung mga landing, yung mga lapag ng mga bars. Ay, Crazymix Basilyo, ang nagustuhan ko kasi, yung technicalities, ginawa nilang jokes yung jokes, ginawa nilang technicalities. So, all in all, kahit mabigat yung pinaglalaban nila, yung pinagdaraanan nila, naigawa nilang itayo yung grupo nila. And para sa akin, yun ang dos por dos eh. Tandem, teamwork, kung paano nyo iaawan yung grupo nyo, kahit kung ano pa man yung pinagdadaanan nyo mismo sa laban. So, iba yung puso na pinakita ng Crazymix Basilyo. So, Crazymix Basilyo. Smaglas, nauna klasik pang battle na to. Siyempre, ang boto ko, CB. Pero sa round 1, nagkaroon nga ng kontrobersya, mga issue about sa mga linya-linya nila. Kaya siguro medyo yung impact nila Basilyo, medyo parang malamya pa sila, parang dismayado sila sa mga ibabanat nila dahil nga nabanat ng Team FK yung kanina, nung bago sila mag-battle. At yun, nanakuha nila Tipsy D yun para sa akin. Yung round 2, bumalik naman yung hype nila ng CB at ayun, para sa akin, binigay ko sa kanila yung round 2. Pero may mabigat din sinabi yung Double D, yung binirekdown nila yung style ni Basilyo na luma na yung mga pagpapatawa. Yun, sa tingin ko talagang tumama yun. Pero nung round 3, nagulat ako nung nairebat ni Basilyo na para sa akin talaga, sakto-sakto na nasabi niya kung ano yung dapat na pinakasapat na ikatwiran dun sa anggulong tinira sa kanya about dun sa pagpapatawa niya. At yun, round 3 binigay ko yung kalabasin. Alam ko, magiging classic yung finals na to. Good luck, Team FT,
Crazymix Basilyo, parehas kayo mga kaibigan. Lock sa finals, 2-2, flip top. Yeah. One lazy of schizophrenia, battle nung Double D versus Crazymix Basilyo. Overall, kila Crazymix Basilyo ako. Siguro, nung nakailangan patagalin pa, 100% parehas yung performance nung dalawang tandem. Dukutin yung bang siguro sa tumatak na punchline o nandun na yung mga elements nila. Kaya din ka na, but it's all about performance. Shoutout na nga pala sa Without Clothing Locks Manila. Earth and Fresh, good vibes, mga tropanahan sa Baguio, tsaka sa Davao. Siyempre, schizophrenia. Natin sa fanpage para update tayo. Flip Music Family, one love.